Magandang araw mga bata, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagbubuod. Ang buod ay nangangahulugang sumaryo o pinagsama-samang mahalagang pangyayari o impormasyon sa isang nabasa, napakinggan o napanood na kwento, sanaysay at iba pa. Mga paraan na dapat tandaan sa pagbubuo. Basahin muna ng buo ang kwento o ang nais mong ibuod. Pangalawa, alamin mo ang pinakapaksa nito. Pangatlo, maaari ka na magsimulang magbuod kapag natipo na ang lahat ng impormasyon. Pang-apat, iwasan namang maglagay ng mga detaling katulad ng halimbawa at ebidensya. Pang-lima, mainam na gumamit ng mga salita na nagbibigay transisyon tulad ng kung gayon, gayon man at bilang pangwakas. At pang-anim, huwag ka rin magsingit ng mga opinyon. Kahalagahan ng pagbubuod. Una, mas madaling matukoy ang paksa at mauunawaan. Pangalawa, hindi inuulit ang sahalip ay gumagamit ng sariling salita. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang kwento, Ang Munting Prinsesa, Akda ni Lolita T. Asi, at subukang ibuod ito sa sagutang papel. Maaring humingi ng gabay sa nakakatandang miyembro ng pamilya para sa gawain na ito. Ang Munting Prinsesa, Akda ni Lolita T. Asi. Si Lali ay isang batang ulila na inampon ng kanyang tiya Celia. Malungkot ang buhay ni Lali sa piling na mag-anak ng kanyang tiya Celia. Bagamat siya ay 8 taong gulang pa lamang, pagluluto, paglalaba at paglilinis ng bahay ang pinapagawa sa kanya. Kadalas ay pinapalo pa kung siya ay nagkakamali at hindi niya nagagampanan ng maayos ang mga utos. Minsan, umiiyak na nagtago si Lali sa ilalim ng punong kahoy nang bigla siya makarinig ng isang tinig. Lali, alam kong mabait kang bata. Nakikita ko ang ginagawa mo. Nagulantang si Lali at biglang napasigaw. Sino ka? Ang tanong ni Lali. Ako ang nagsalita, sagot ng isang paru-paro. Huwag kang matakot. Ano? Nakakapagsalita ka? Isa kang mahiwagang paru-paro. Wika ni Lali na nanlaki ang mga mata. Nais mo bang lumayo sa iyong tiya Celia? Sumagot ng opo si Lali, subalit sinabi rin niya na wala siyang mapupuntahan. Sinabi ng paru-paro sa kanya na isasama na siya sa kanilang kaharian at magiging isa siyang munting prinsesa. Sa guwang na malaking punong ito ang pintong papasok sa aming kaharian. Paliwanag ng mahiwagang paru-paro. Nangamba man ay pumayag si Lali na sumama sa pagpasok sa pintuan ng malaking puno. Manghang-mangha si Lali sa kagandahan ng kaharian ng paru-paro. Si Lali ay naging isang munting prinsesa. Mula noon, hindi na nakita pa si Lali ng kanyang tiya Celia at mga pinsan. Hindi naman siya hinanap pa ng kanyang tiya Celia at mga pinsan. Maraming salamat sa pakikinig!